Dito ang nakaraang linggo, lumitaw ang mga petisyon para sa charter change sa barangay level. Pero hindi na po ito gaya ng dati at iba na ang gusto nilang palitan. Sa pinakasimpleng paliwanag, ang mga petisyong umikot ngayon ay para sa isang people's initiative na isa sa tatlong paraan para baguhin ang konstitusyon. Kakaiba po ito dahil sa people's initiative, ang amendment ay hindi na kailangang dumaan sa Kongreso at sa Senado kung saan walang pinupunta ng mga debate ng charter change. At kakaiba rin ito dahil ang pakay nitong bagong charter change ay hindi na po ang pagluluwag ng mga economic provisions na parating na pag-uusapan. Mas simple pa po ito, amyendahan ang paraan ng pagboto ng Kongreso at Senado para sa charter change. Konting konteksto lamang po, sa matagal na panahon, nakailang ulit magsubok o nagsubok ang Kongreso ng tsa-tsa. Samot-saring paraan, gaya ng CONCON at CONAS, para sa samot-saring dahilan. Unicameral legislature, federalism, liberalizing economic provisions, pati na mga kontrobersyal na term extensions at lifting ng term limits. Pero ang madalas na oposisyon ay galing sa Senado. Kailangan mo kasi ng approval ng Senado para magpasa ng batas para bumuo ng CONCON o magpasa ng resolusyon para gumawa ng CONAS. Pero eto kasi, hindi pumalinaw sa konstitusyon kung paano ang botohan ng Senado at ang Kongreso para sa tsa-tsa. Ito ba ay voting separately? Ibig sabihin, magkahiwalay ang botohan ng Senado at ng Kongreso para sa charter change. Mahalaga po yan dahil kahit itulak ng Kongreso sa tsa-tsa, hindi po ito uusad kung ayaw naman ng Senado. O ito ba ay voting jointly? Ibig sabihin, magsasama ang Senado at Kongreso at boboto ng sabay. Sa joint voting kasi, malinaw na malulunod ang boses at pati ang oposisyon ng Senado. 24 lamang ang senador, samantalang 316 ang congressmen. Ang ratio po nila, 11:1. Sa mga lumitaw na petisyon para sa People's Initiative na pinakakalat daw ng ilang congressmen, nakasaad na joint voting na ang mangyayari sa pagitan ng Senado at ng Kongreso. Bakit dinaan sa People's Initiative? Sa paraang ito kasi, walang say ang Kongreso at ang Senado sa panukala. Sa Article 17, Section 2 ng Konstitusyon, maaari po magsulong ng kanilang sariling amendment ang taong bayan basta't merong 12% ng registered voters sa buong bansa. Ano po yung 12%? 8.2 million ng kabuang 68 million registered voters. Kailangan din na meron man lang 3% support ang petisyon sa bawat congressional districts. Pero ito po, kailangan pong i-verify ng COMELEC na lehitimo yung 8 million signatures na yan base sa mga records ng COMELEC. Masalimuot na trabaho yan at sa lagay na yan, proposed amendment pa lang ang stage na yan. Kung ma-verify man yung 8 million signatures, dun lamang magtatawag ang COMELEC ng plebisito sa loob po ng 3 buwan para pagbotohan ng mga Pilipino ang panukala. Majority wins, yes or no. Sa mga tuwid, yan po ang nagmumukhang bagong strategiya ng tsa-tsa. Planchain muna ang paraan ng pagboto sa tsa-tsa para ang mas nakararaming kongreso ang manaig. Dahil kung lumusot po yan, madali nang itulak ang anumang ibang panukalang pag-amyenda ng konstitusyon na gustong isulong ng kongreso. Pero hindi po itong unang beses naglunsad ng signature campaign para sa People's Initiative. Pebrero 2006, naglunsad si Ginoong Raul Lambino ng isang signature campaign para baguhin ang saligang batas at gawing unicameral ang kongreso. Sa kanilang tansya, nakakuha sila ng 6.3 million signatures. Sapat na raw sa 12% noong panahong yun. Yun lang, October 2006, binaril po ng Korte Suprema ang People's Initiative ni Lambino. Hindi raw pwedeng basta-basta mangolekta ng pirma para simulan ang People's Initiative. Sana man lamang daw sinama sa signature sheets ang mismong provision na papalitan at ang mga provision na ipapalit para mabasa man lang ng mga pumipirma. Sa panibagong People's Initiative, mukhang natuto na sila sa karanasan ni Lambino. Napakasimple po ng gagawing pag-amyenda. Isisingit lamang ang mga katagang voting jointly. Kung mapasa kasi ito, halos sigurado na ng boses ng Kongreso ang mananaig sa boses ng Senado. Mga kapatid, Ed Linggaw po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.